Welcome back sa ating channel, Magka Only Me. Nagbabalik naman po si Mr. Only Me. At sa araw na ito, ay may panibago naman tayong tutorial. So, ang tutorial na ito, ay tungkol ito sa kung paano mag-cash in para sa ating coins.ph gamit po ang ating any remittance center, okay? So, ang gagamitin ko dito is Palawan Pawnshop. So, para malaman nyo yun, ay tutukan nyo lamang po ang video na ito. At kung bago ka pa lamang sa akin channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at pakihit na rin ng notification bell button bilang suporta sa ating channel. Okay, so yung first step na gagawin natin ay puntahan natin or i-click natin yung ating coins.ph. So, ayan. So, wait natin siya. Okay, so ilagay po natin dito yung ating PIN number. Ayan. Okay, kung na-open na natin siya, nandito na po tayo sa dashboard ng ating coins.ph. So, hanapin natin po yung cash in. Ayan. Click natin yan. So, ito yung paraan para makapag-advance tayo via online transfer. So, ayan. So, marami dito pagpipilian na remittance center. So, mayroon tayong True Money, 7-Eleven, Palawan Pawnshop, Metro Bank, via InstaPay, at saka Western Union. Meron din tayong M. Lewillier AP, Union Bank. So, ayan. So, ang pipiliin ko dito, guys, is Palawan Pawnshop. Okay, kasi mas malapit dito yung Palawan Pawnshop sa lugar namin. So, i-click natin yan, Palawan Pawnshop. And then, ilagay po natin dito yung amount, kung ilan po yung i-cash in natin para magkalaman po yung ating coins.ph. So, halimbawa, ilagay ko dito is 100 pesos. So, ayan. So, mayroon tayong Palawan Pawnshop fee na 20 pesos. So, any amount na siya. So, dito naman, sa coins fee, wala siya. Okay? So, lahat-lahat na babayaran natin, dapat nating makuha dun is 100 pesos. So, meron talagang charge ito na 20 pesos. Okay? So, tapos, kung okay na siya, kung okay na yung amount na lalagay natin ninyo, so, proceed na tayo dun sa complete cash in. So, ayan. Click lang natin itong complete cash in then para makapag-proceed na tayo sa pag-cash in. Okay? Ayan. So, okay, sabi dito, please pay 120 pesos within 8 hours to complete this payment. Okay? So, magbabayad tayo dito, guys. Paalala lang po na 120 pesos po yung ibabayad natin sa Palawan Pawnshop para magkaroon po ng laman yung ating coins.ph. So, within 8 hours siya to complete this payment. So, here's how to pay. So, proceed tayo sa any nearby Palawan Pawnshop or Palawan Express Pera Padala branch. Okay, so payment through authorized agents in other stores will not be accepted. So, kailangan talaga pumunta tayo dun sa Palawan Pawnshop. Direct tayo dun para magbayad. Okay, fill out a send money form with the following details. So, ayan siya, reference number. So, ayan na siya. Lagay natin yan. And amount, ilan, at saka yung fee na 20 pesos. Okay, no additional fees na siya will be charged with the branch kasi automatic na yung kapag nagpa-cashin tayo ng coins.ph. So, automatic meron na talaga yung fees na 20 pesos. So, yun na yun. Yung 120 pesos na yun, nandun na yung lahat. Okay? So, ayan na. Please see sample below. Ito yung sample niya kung paano. Ayan. And then, after that, maglalagay tayo dito ng ating signature. So, please follow nyo lang po yung ating procedure dito sa tutorials. So, complete your payment and you will receive your funds in your wallet instantly. So, please make sure funds are credited in your account before leaving the branch. So, make sure natin na pumasok talaga yung ating funds na pinakasya natin bago tayo umalis para sigurado po, okay? Okay po? So, ganun lang po yung kadali. So, kung gusto nyo siyang i-cancel, na halimbawa na nagdadalawang isip kayo, so pwede siyang i-cancel dito. So may cancel dito sa baba, i-cancel niyo siya para habang hindi pa
kayo nakapag-proceed sa branch na yon, so i-cancel yun siya kung gusto mo siyang i-cancel. So pwede naman po yun, okay? So ganun lang po yung katali. So kung natulungan ko po kayo sa akin tutorial, ay huwag kalimutan mag-subscribe at pakihit na rin ang notification bell button bilang suporta sa ating channel. Thank you!